Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang mga komento at reaksyon ng mga netizens sa kaso ng matagal nang nawawalang seaman na si Marnel Bulahan na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin 5 buwan na ang nakalipas. Yung asawa ang susi sa investigasyon kasi malaking pera ang dahilan. At meron pang farm at mga alagang hayop. Sa palagay ko, yun ang naging motibo ng mag-anak ng asawa na pag-interesan na mawala ang seaman, na brainwash nila ang kapatid nila para walang problema sa interes nilang kabuhayan. At gusto nilang kamkamin at pagpaparti-partihan. Pinapatay niya yan sa mga kapatid niya. Maraming ari-arian ang seaman. Mukhang pera ang babae. Kaya pinapatay niya ang asawa. Wala kang awa. Akala mo ba makakaligtas ka? Hindi mapupunta sa inyo ang ari-arian yan. Sa pamilya ng seaman mapupunta yan. Dahil tiyak na makukulong kayo. Dapat po dyan ay makulong ang pamilya ng asawa. Kasi sila lang naman ang suspect dyan. Wala nang iba. Hindi ganun kabobo ang batas para hindi nila mapanagutan ang krimen na ginawa nila. Lalo na ang kanyang asawa ay hindi man lang nag-alala sa pagkawala ng kanyang asawa. Ibig sabihin kasabot siya. Samantala, merong isang bagay ngayon na tinitingnan ang kapulisan na maaaring maging susi upang matunton at malaman kung ano talaga ang totoong nangyari kay Marnel Bulahan. Ito ay ang botang puti na pagmamay-ari umano ng nawawalang seaman na si Marnel Bulahan. Nakakapagduda di umano ito sapagkat ayon sa asawa ni Marnel, itong botang ito daw ay suot daw ito ni Marnel bago nawala. At ito daw ay nahukay sa ilalim ng tubig ng mga nagagraba. Pero hindi umano naniwala ang mga kapulisan sa kwentong ito ng asawa ni Marnel. Sapagkat ayon sa kanila, bakit daw bagong-bago pa itong tignan samantalang ilang buwan nang ito'y nasa ilalim ng tubig? Di ba dapat ay yellowish na ito at dapat ay nilulumot na? Hindi yung parang brand new pa. Ito naman ang komento ng kapatid ni Marnel Bulahan. Open quote, "Ang daming nasa isip ko kung ano talaga ang nangyari noong October 6 at kung sino ang mga taong involved sa pagkawala ng kapatid ko. Huwag sana kayong patulugin ng konsensya nyo, buong pamilya nyo, kung sino man ang may gawa sa pagkawala ng kapatid ko." End quote. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo.